Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Sino po ang inyong favorite na superhero? Si Iron Man ba? O si Spider-Man? Si Superman o si Batman? Si Wonder Woman ba o si Darna? O baka naman si Cardo Dalisay? Well anyway, we all love our superheroes. At one point in our lives, may kanya-kanya po tayong superhero na hinahangaan at tinutularan po natin kung ano po yung kanilang magagandang examples. And of course, we always cheer for our superheroes. Pinapalakpakan po natin sila. Yung iba nga po, napapasigaw pa. Yung iba, napapalundag pa. Yung iba po, hinahampas po yung katabi. Yung iba, sinasabunutan na yung katabi. Kapag napapanood na nila yung mga heroic moments po ng ating mga superheroes. Of course, mataas ang tingin natin sa mga superheroes. Pero napansin niyo po ba na sa mga superheroes na binanggit ko, may kanya-kanya po silang mga pangalan. But today, we are going to study a nameless hero in the Bible. Maikli lamang po ang kanyang kwento, pero kapupulutan po natin ng magagandang aral. At sa tulong po ng Holy Spirit, kapag ka ipamumuhay po natin ang matututunan natin ngayon, I'm sure na in our own little way, tatawagin din po tayo ng hero ng mga taong matutulungan natin. And of course, mapapangiti po natin ang ating Panginoon, malulugod po siya sa atin, mapaparangalan ng kanyang pangalan kung ibabalik natin sa kanya ng buong buo ang glory. Amen po ba? So, ang kwento po ng ating nameless na hero ay matatagpuan po natin sa aklat po ng John chapter 6 verses 1 to 9. Babasahin ko po ito sa inyo sa Tagalog. Pakiusap ko lamang po, sana makinig po kayo mabuti nang tayo po ay merong matutunan. At bilang paggalang na rin po sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba tayo doon? So, babasahin ko na po yung verse 1. Ganito po ang nasusulat pagkatapos nito. Stop muna po ako. Pagkatapos ng alin? Nung chapter 5. Ano nangyari sa chapter 5? Nagpagaling po si Jesus ng isang lalaki na 38 years na pong paralyzed doon sa Pool of Bethesda. At pagkatapos po nun, nangaral po siya sa mga tao. Ngayon, pagpasok ng chapter 6, verse 1, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel or the feast of the Passover. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito? So dito makikita po natin yung taglay na great compassion ng ating Panginoong Jesus, lalo na sa mga taong nangangailangan. Sa verse 6, tinanong niya ito upang subukan si Felipe kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa. Sinabi naman ang isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro. Papasok na po tayo sa verse 9. At papasok na rin po ang ating nameless hero. Ang sabi po sa verse 9, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay at 2 isda. Pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? So ang ating nameless hero ay isang batang lalaking may 5 tinapay at 2 isda. Ang Diyos po ang magpapala sa kanya pong buhay, makapangyarihan at mapaghimalang salita. Amen po ba? Alam nyo, grabe po talaga ang kasikatan o katanyagan ng ating Panginoong Jesus. Balitang-balita po kasi yung mga ginawa niyang himala sa pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, at sa kanya pong kakaibang pagtuturo na merong authority, hindi katulad po ng mga tagapagturo ng kautusan. Kaya hindi nakakapagtakang gustong-gustong makita ng mga tao si Jesus, masilayan po ang ating Panginoon at makasama po siya. At dahil alam po nila na may makukuha rin silang mga benepisyo. Halimbawa po, yung physical benefits. Ano-ano yon? Yung kagalingan sa mga sakit at karamdaman. Physical benefits yon. Pangalawa po yung spiritual benefits. Dahil nga po sa kanyang pagtuturo ng salita ng ating Panginoon.
nakakaibang kakaiba dun sa mga tagapangaral ng kautosan. At yung pangatlo po yung social benefits. Dahil ito lang po talaga yung popular na po pwede nilang gawin nung panahon ni Jesus eh. Yung pong sumunod kay Jesus, makita si Jesus, makinig kay Jesus. Yun po ang mga benepisyong makukuha po nila. So matapos niya nga pong pagalingin, yung lalaki na for 38 years ay paralyzed doon sa Pool of Bethesda at siya po ay mangaral sa mga tao. Anong ginawa niya? Siya po ay tumawid sa lawan ng Galilea at umakyat po siya sa bundok kasama po ng kanyang mga alagad. Ganun pa man, nabasa natin na sinundan pa rin po siya ng napakaraming tao. Pero dahil nga po sa kanyang great compassion, nahabag po siya, kaya hindi niya po sila iniwan, iniwasan, o itinaboy. Nakita po kasi at alam po ni Jesus yung kanila pong physical hunger, yung gutom po nila. Na sa panahon po noon, wala pong masasabing Jollibee, McDo, KFC, Chowking, Burger King, Shakey's, Bang Inasal, o mga drive-thru na fast food chains. Wala pong ganon. Nasa ilang na lugar po sila eh. And of course, alam din po ni Jesus na higit na nangangailangan ng mga taong ito ng espiritual na pagkain. Bagamat hindi po nila alam yung tunay na dahilan kung bakit po sila sumusunod kay Jesus, pero ang dahilan ay because their hearts were empty. Their hearts were empty. Oo nga po't sila nagugutong physically, but in reality, they were starving to death spiritually. Yun po ang katotohanan. At alam din po ni Jesus na ito ang pagkakataon niya para hubugin pa at palakasin pa yung pananampalataya ng kanya pong mga alagad. At ito po isang magandang reminder sa atin pong lahat na nawa magkaroon po tayo ng desire na magkaroon tayo ng mata na tulad po ng mata ni Jesus na lagi pong naghahanap ng opportunity to care physically and even spiritually sa atin pong kapwa. Kaya nasusulat po doon sa aklat ng John chapter 6 verses 5 to 7, hayaan niyo pong ulitin kong basahin sa inyo para mas maliwanag. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito? Tinanong niya ito upang subukan si Felipe, kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Of course, dahil alam po natin na bagamat siya ay nasa katawang tao, siya po ay 100% din na Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay, walang nalilingid sa kanya. He is omniscient. Sumagot si Felipe sa verse 7, sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa. Alam nyo, kulang na lang nasabi ni Felipe kay Jesus eh, nagbiburo ba kayo? Imposible pong mapakain natin ang ganito karaming tao. Sa puntong yun, eksakto naman po na dumating itong si Andres na may kasamang batang lalaki na merong dalang 5 tinapay at 2 pong isda. Babasahin ko sa inyo yung verses 8 and 9 ng chapter 6 ng 1. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Yung ating nameless zero. Tulad ni Felipe, ginamit naman po nitong si Andres ang kanyang analytical mind. At nagtanong siya kay Jesus na meron pong kahalong pagdududa. Sa verse 9, pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sa araw pong ito, pag-aaralan natin ang isa sa mga major characters sa kwentong ito. Ang batang lalaki, bagamat hindi pinangalanan, na merong dalang 5 tinapay at 2 isda. Pag-aaralan natin ang ilan sa kanya mga katangian na dapat po nating tularan. Siya po yung ating nameless hero. At mula po rin sa salitang hero, gumawa po ako ng acronym, yung H-E-R-O. Pakinggan niyo mabuti. Ang batang ito ay maituturing na hero dahil siya po ay helpful. Yung H stands for helpful. Matulungin po siya. Sa totoo lamang po, wala isa man sa mga taong naroroon. Yung 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama yung mga kababaihan na mas marami po sa lalaki. At hindi pa rin po kasama yung mga bata at mga kabataan na siguradong mas marami sa mga babae at lalaking naroroon. Kaya nga po tinataya po ng mga Bible scholars, mga nasa 15,000 to 20,000 po ang mga taong ito na nagpunta kay Jesus. Pero wala isa man sa kanila ang nag-akala o nag-isip
na merong maitutulong ang batang ito sa pending na problemang mangyayari. Pero dahil sa kanyang pagtulong, nakagawa po ng himala ang ating Panginoong Hesus na labis po nilang ikinamangha, ikinagulat. At bagamat hindi pinangalanan ang bata, pero hanggang sa ngayon naman ay pinag-uusapan siya sa buong daigdig dahil po sa kanyang ginawang pagtulong. Hindi niya rin inalintana yung sarili niyang kapakanan, yung sarili niyang pangangailangan. Buong puso niya pong ibinigay, itinulong ang kanyang baon para sa kapakanan ng mas nakakarami. Hindi po siya selfish. Siya po ay selfless. Hindi po siya madamot. Siya po ay mapagbigay. Ganon din kaya tayo. Kahit mawalan, okay lang sa kanya. Basta makatulong lamang siya para sa mas nangangailangan. At okay lang rin sa kanya na hindi po siya nabanggit ang kanyang pangalan. Okay lang na hindi siya makilala. Para sa kanya, masaya na siya na makatulong sa kanyang kapwa. Especially dahil alam niya na ang kanyang maitutulong ay kanyang ipinagkakatiwala sa ating Diyos na buhay. Naalala ko nga po tuloy yung sinabi nitong US President Harry Truman. Ang sabi po niya, "It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit." May mga taong mahilig sa credit. Hindi sila helpful. Lalo na yung mga politiko na hilig na ilagay ang kanilang mga pangalan sa kanilang mga proyekto, school building, mga markets, mga tulay, mga maging sa mga tinatawag na waiting shed, di ba? Lagi nandoon ang kanilang pangalan, minsan nandoon pa ang kanilang mga muka. Doon sa mga sasakyan ng ambulansya, sasakyan ng mga pulis, sasakyan ng mga bumbero, nandoon ang kanilang mga pangalan. Actually, they are not helpful. Hindi sila matatawag na hero. Sa totoo lang, hindi naman nila pera yung kanila pong ginastos sa paglalagay ng kanilang muka at pangalan. They only care for themselves, sa kanilang name. Ang batang ito, hindi. Di ba? Now, masasabi ba nating tayo ay helpful? Sino ang taong pwede nating tulungan? Sa office, sa bahay, sa ating mga areas kung tayo nasa fieldwork. Pangalawa, dun sa salitang hero, yung letter E. E stands for enthusiastic. Galing po yan sa salitang enthusiasm o galing po yan actually, originally, sa salitang entheos, meaning within God. Enthusiastic. So ang isa pong hero ay enthusiastic. Punong-puno po siya ng life. Punong-puno po siya ng vigor. Excited po siyang lagi, kapatid. Naniniwala po ako na talagang punong-puno ng enthusiasm po itong batang lalaking ito, ang ating nameless hero. Talagang excited po siya na ibigay yung kanya pong baon na 5 tinapay at 2 isda kay Jesus. I'm sure namimilog ang kanya mga mata sa expectation niya sa himalang gagawin ni Jesus sa kanya pong baon. Kapatid kaibigan, naway lagi tayong maging enthusiastic o excited sa atin pong ginagawa. Sa ating pagganap, sa ating mga tungkulin. Gawin natin yung the best sa anumang naka-assign po sa atin. With greater joy to give God greater glory. Amen. Ayon nga po sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Tandaan natin mabuti yon. Be enthusiastic in whatever you are doing. Okay? Now, ang pangatlo, dun sa word na hero, yung letter R. So, it stands for the world or the word reliable. Reliable, maaasahan. Ang bata pong ito ay maaasahan sa oras ng pangangailangan. Ang atin pong nameless hero ay maaasahan na makakatulong sa pag-solve ng mga problema. Bagamat bata pa lamang siya, wala nga mag-aakala na makakatulong siya. Ngayon, masasabi po ba natin na maaasahan din tayo? Masasabi ba natin na reliable po tayo sa atin pong workplace? Sa atin pong tahanan? Ngayon, yung panghuli dun sa word letter na sa word na hero ay yung O, which stands for obedient. Ang atin pong nameless hero, without a doubt, was obedient.
Di ba? Nang hingin po sa kanya yung kanyang baon, agad siyang sumunod. Ibinigay niya agad ito nang wala pong tanong-tanong at wala pong pagrereklamo. Dahil sa kanyang pagsunod, nasaksihan niya po ang one of the greatest miracles na ginawa po ni Jesus. Kapatid, kaibigan, napakahalaga ng pagsunod sa mga people in authority. People na talagang in-entrust ng Lord na maging in charge sa atin. So pag may inutos ba o pinagawa sa atin ang ating boss, ang ating supervisor, ang ating manager, ang ating area manager, o ang ating presidente, diyan, ang kumpanya, sumusunod ba tayo agad ng nakangiti, ng maluwag sa ating kalooban? Pag tayo ba inuutosan ng ating mga magulang, tayo ba'y sumusunod agad ng hindi nagdadabog, ng hindi humahaba ang ating mga nguso at nagsasalubong ang ating mga kilay? Alam niyo, sa ating po napag-aralan sa araw na ito, naway tularan po natin ang mga halimbawa ng ating nameless hero, ang batang lalaking ito, na maging helpful, enthusiastic, reliable, at obedient po tayo. Then, just wait for your coming miracle. It's about to happen. Basta na sa atin po yung mga katangiang ito ng batang lalaki, our nameless hero. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong Holy Spirit na siya pong nagturo sa amin sa araw na ito. Salamat din po sa Panginoong Jesus na siyang aming superhero. Maraming salamat din po sa nameless hero, sa katauhan po ng isang batang lalaki. Turuan niyo nga po kami at tulungan na matularan po namin siya, na kami po'y maging helpful sa aming kapwa, enthusiastic po sa aming mga ginagawa at paglilingkod, maging reliable po at all times, at maging obedient sa iyo at sa mga authorities in charge of us sa lahat po ng oras. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen. Keep safe always. Stay strong in the Lord and in the power of His might. God richly bless you. In Jesus' name.